your values. Ano ang mahalaga sa iyo? Ano yung pinagpapahalagahan mo? Do you value honesty? Responsibility? Discipline? Punctuality? Commitment? What is it that you value most? Ano yun? Ano yung, better yet, ano yung core values ng buhay mo? Yan. Kasi yung mga organisasyon, may mga core values sila. Yung ating community, may core values siya. So sa buhay, meron din tayong core values. We value friendship, we value relationship, then service. Yeah. Diba? Mas mahalaga yon sa atin. Ano pa? Yeah. Hindi naman ako, I'm not here to really teach you, diba? As I told you, ako ay ano lang, reminderer of what you already know. Or posible lang na nakakalimutan mo. Ayan. So pupunta na ngayon ako dun sa posible nating nakakalimutan. So, makinig ka maigi ha. Yung values mo, yan, yung pagpapahalaga mo, ang itatanong ko ay ito. Pinagpapahalagahan mo ba yung pagpapahalaga sa iyo nung nagpapahalaga sa iyo? Ayan. Kumbaga ikaw na ngayon ito. It's you. No longer the principles, the things that we're talking about, but you. Ikaw ay mahalaga. Obvious yun. Ikaw ay mahalaga. So my question is, pinagpapahalagahan mo ba yung pagpapahalaga sa'yo nung nagpapahalaga sa'yo? Yan. Tingnan mo. Kumbaga, ang magandang tingnan natin. Oh, you know what I mean? Yes. Very good. You know what I mean? Ibig sabihin nun, mahalaga ka sa Diyos. Yes. So pinagpapahalagahan mo ba yung pagpapahalaga niya sa'yo? You are so valuable to Him. You are cherished by Him. You are the treasure. You are His treasure. You are the apple of His eye. You are so valuable to Him. Yan. So, ang ibig sabihin nun, yung alam mo bang makakapagbigay ng sama ng loob sa Kanya, ipipilit mo pa rin bang gawin? So, may mga bagay tayong ginagawa na alam mong hindi nakalulugod sa Diyos, itutuloy pa ba natin gawin? Yung mga bagay na alam mong magiging kasalanan, ipipilit pa ba natin ang sarili nating kagustuhan? Where we take matters into our hands, and then at the end mukhang ayaw pa nating umamin sa ating mga pagkukulang. Yan. Ayaw kong sabihin kasalanan, ano, kasi mas alam niyo yon sa ating pagkukulang. But anyway, yan. So alamin lang natin ulit kung bakit tayo nabubuhay. Yun yung values mo, kung bakit ka bakit, ano yung layunin mo sa buhay? Iba pa yun, ano? So, yung layunin mo sa buhay, may kaakibat na values. Meron kang pinagpapahalagahan para maitaas mo yung mahalaga sa'yo. Para maitaas mo yung layunin mo sa buhay. Para maiangat mo at matupad mo ang layunin mo sa buhay. Hindi mo yan makakamit nang hindi mo i-uphold yung mga values mo. Yeah. Pag meron kang isang values na na-compromise, nako, magkakaroon na ng problema. Kasi hindi naman tayo pwedeng magkaroon ng dichotomy eh. Di ba? Problema yun. Hihabaan ko na lang tong kwentong to. Naalala ko yung kwento ng isang couple na gustong kumain sa labas. Di ba? Kumain sa labas. Sabi ng babae, nagugutom ako, kain tayo sa labas. Sige na, ayoko na magluto. Yan, yeah, di ba? So, nung pagkakain na sila sa labas, ang sabi nung lalaki, sige, ganito na lang gawin natin, pagkakain, labas tayo. We can go into a date. Dito ang tuwa ngayon yung babae kasi magde-date pa sila, di ba? So, ang nangyari ngayon, nag-suggest yung lalaki ulit. Sabi niya, ganito na lang, mag-drive-thru na lang tayo. Drive-thru tayo. Tapos, alam niyo yun, oh, di ba? So, yun, drive-thru sila, order sila ngayon, di ba? Tapos, they're about to pay. And actually, they paid. But accidentally, ang naibigay sa kanilang supot, ang laman po ay hindi yung in-order nila, kundi ang laman ay pera. So, nung inabot sa kanila, they did not open it immediately. Ang sabi nung, mamaya na natin kainin para paghinto natin, doon na rin tayo kumain. So, they did not open the bag. Yeah? Yes. Pagdating nila doon sa lugar na pupuntahan nila, yan. So, sige na, kain na tayo. Yan. Pagkain nila, pagbukas nila, lo and behold, nalaki yung mata nila pareho. Diba? Wow! Pera!
Ganun bale. Tapos ang sabi agad ng lalaki, susoli natin to. Kala, balik tayo. Nalungkot yung babae. Huwag kayong mag-isip ng iba. Kayo talaga, oh. Yan. Nalungkot yung babae kasi unang-una nagugutom siya. Purnada ang gutom. Pangalawa, dapat manmamasyal sila. Purnada ang pamamasyal. Kaya, di ba, dismayado ngayon yung babae. But, di ba, isusoli ngayon yung pera. And that's what they did. They returned to the fast food chain with the money. Di ba? Tapos pagdating nila ngayon doon sa fast food chain, hindi nila napansin meron ng mga red and blue flashes. Okay? Kasi nga, may mga pulis na, kasi meron ng ambulansya, kasi meron pang bumbero, kasi meron pang media. Bakit? Tumawag na po yung manager, nag-report ng robbery. Yeah, kaya alam niyo naman pag nag-respond ng 911, di ba? Napakabilis talaga together with the media, with the ambulance and the bomberos. Yan. So, dire-diretso siya siguro hindi napansin ano? Pagkatapos ito na. Where's your manager? Ayan, tinawag yung manager. Pagdating ng manager, nakatingin agad yung manager doon sa supot na hawak nung couple. Di ba? Na sabi niya gano'n, yun na nga. Tapos pag nung magkaharap sila, inabot sa kanya, "You accidentally gave this to me." Tuwan-tuwa yung manager. "Wow, salamat. Thank you very much. You are one of a kind. Talagang napakabait mo. Talagang tapos no, sige na, lakad na sila. Paalam na, di ba? Paalam na. Parang nung bago nagpaalam, biglang naalala ng manager, wait. I guess the world has to know that you exist. I guess the world has to know of your goodness and of your kindness. Have you not noticed that I have reported the robbery? There's a police there and merong camera. There's a media. Yes, there's a media. I want you to be shown on TV to tell you that your goodness and your kind." Nung marinig nung, lalo na nung lalaki, marinig niya yung media, takip siya ng mukha sa, "No!" Napasigaw pa siyang ganun. "No!" Sabi niyang ganyan. Nagulat yung manager. Why? Why don't you want the world to know about what the goodness and the kindness that you did? Tapos bigla na lang siya nagsabi, "Because the woman with me is not my wife." Sige, pwedeng tumawa, pwedeng humalaka, kasi baka maging diglo. Alam nyo na yung diglo, no? Tsaka sa dighay, di ba? Anyway, pero yun, pwede ba yun? That's dichotomy. Pwede bang you are honest with money but you're cheating on your wife? Pwede ba yun? Hindi eh, di ba? So makukompromise yung values mo. Paano nga ba? Di ba? Yan. Kayo na ngayon yung mag-isip. That's why, balik ko doon sa aking original na tanong, what are your values? How do you uphold them? How do you practice or really give importance and value to the values that you have? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, alam ko po, kami ay mahalaga sa iyo. Ako ay mahalaga sa iyo. Ako ang pinagpapahalagahan mo. Sa mga pagkakataon, Lord God, na nawawala ako sa hulog at hindi ko napapahalagahan yung pagpapahalaga mo sa akin, Lord, patawad. At sa mga pagkakataon, Panginoon, nako-compromise ko yung aking values, patawad din po, O Diyos. Kaya turuan mo ako, ituro mo sa akin, at ibigay mo sa akin ang iyong grasya para magawa ko ang mga bagay na nais mong gawin ko para sa iyong kapurihan at para sa iyong karangalan. I pray this, O Lord God, with thanksgiving. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Okay? God values you so much. Yes. So, enjoy Him. God bless you.